kakaibang uri ng bato ang nadiskubre ng isang magsasaka sa bayan ng Lopez sa Quezon Province. Hinala niya itlog ito ng dinosaur. Posible nga kaya ito? Batong bato raw sa pagsasaka si Edwin nito lang Pebrero sa bayan ng Lopez sa Quezon. Hapo, pagod. Nung bigla siyang may nakita sa sapa na isang misteryosong bato. Pauwi na ako. Dumaan ako ngayon sa kalaan. Nung ako nainitan sa kalaan, sinumusong ako ng sapa. Ngayon, nakita ko ito. Dahil bahagya pa itong nakabaon, tinungkab niya ito. At doon na siya nagulat sa kanyang nakita. Makinis na bato na nababalutan ng mga nakaangat na linya. Tumitimbang ng halos 25 kilo. Kala ko nga ako, yung bahay ng pagong. Sabi ko ako, ba't naman ako bato? Imposible ka ako to. Ano pa to? Gawa ako ng tao o nililang? Kaya ko siya naisipan dalahin. Nung una, may nakalawit pa raw ditong buntot. Nung makuha ko yan, nakaganyan-ganyan siya, hinuhugasan ko. Nung makuha ko, nalaglag na ganyan. Meron ko ako siyang buntot. Itong ulo, na itong buntot. O, tamo magkatapatan siya. Mula noon, araw-araw na raw iniisip ni Edwin kung ano ba ito. Tingin mo ba may laman niya kaya mabigat? Ewan ko lang, hindi ko rin masabi. Pero ang kumpara mo lamang sa bato, na yung parehas ang laki, titimbangin mo at saka kung siya, baka ako mabigat. Hanggang may nakapagsabi na marker o palatandaan daw ito sa isang nakatagong yaman. Yung mga guhit niya, tinitingnan ko nga kung ano nga ang mga ibig sabihin. Sabi ko, baka ako ito'y marker. Tingin ko, araw to eh. May nakadikit din ang batong maliit. Kung arimang kako yung mapa, ito'y sapa. Pagdating dito kako, wala na kakong sapa. Putol na talaga siya. Nyuga na talaga. Ari natitipak na rin yung tatlong layer. Yung tatlong yan, oh, para baga kong iisipin. Tingnan niyo, parang box. Hindi raw madaling puntahan ang sapa kung saan nakita ni Edwin ang bato. Delikado raw, ayon sa PNP. Location po ng ating bayan ng Lopez ay medyo critical po yan. Una-una, ito yung presence ng New People's Army sa area wherein nagkaroon po tayo ng sighting. As much possible, huwag mo nang tumuloy doon sa lugar kasi nga medyo delikado po yung lugar. Samantala, ang misteryosong bato, itinago na lang muna ni Edwin sa sako. Tignan niyo ho. Napakabigat. Ayan ho, nagbibling kung ano yun, no? Parang pearl. Hanggang nitong Agosto, nung ang pamangkin ni Edwin kasama ang kanyang mga kaibigan, naghinala na kung ano ang napulot niya. Namangha lang ako, bakit ganun? Bakit napakabigat? Parang may laman sa loob. Ang pumasok agad sa isip ko, hindi siya pangkaraniwang bato. Namangha kaming lahat, binidyohan namin yun at pinicturan. Base sa pananaliksik ni Francis, ang nakuhang bato ay isa raw itlog ng dinosaur? Nag-research ako. Mas marami akong nakitang ganong klase. Tapos pinaniniwala ang itlog daw ng dinosaur. Parang hugis bagong na may korte-korte sa gitna ng mga line. Oh, malaking tulong sa kanila yon. Para maahon sila sa kahirapan. Kung sakaling may value. 1850s, nung unang may nahukay na fossilized dinosaur eggs sa France. Mula noon, marami ng iba pang mga nahukay na itlog ng mga dinosaur sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinatayang mula pa ang mga ito noong Mesozoic era o nasa 245 hanggang 66 million years na ang tanda. Dinosaurs are usually found in the mga estuaries, mga mangrove area. Doon sila sa mga ganong klaseng environment nakatira. Doon ang possibility na may makukuha kang dinosaur eggs. Ang dinosaur eggs na ibibenta sa mga museum at art collectors mula $400 to $1,500 kada piraso o 20 to 70,000 pesos. Ang mga nangongolekta ng fossils, not only dinosaur fossils, but interested in history of nature, history of the earth. Depende po sa type of preservation. The older the fossil, the more expensive it is. Pero teka muna, itlog nga ba talaga ito ng dinosaur?
aksidenteng natagpuan ni Edwin sa isang sapa sa bayan ng Lopez sa Quezon ang isang misteryosong bato na iniisip niyang baka itlog ng dinosaur. Para magkaalaman na, mula Lopez, sinamahan ng aming team si Edwin sa MGB o Mines and Geosciences Bureau para ipasuri ito. Gusto na malalaman kung anong bato ito. Para nga siyang turtle shell na bato, meron siya mga cracks. Pwede po ba nang i-test natin? Bumula po. Calcareous po yan. Ang ibig sabihin, may calcium carbonate siya. May apog ba? Pareho po yan ng marble. Kapareho rin siya ng limestone na ginagawang apog. At para malaman kung meron nga ba itong laman, hahatiin ito sa gitna. Pwede pong ganito ang mangyari. Parang bilog na bato, pero pag biniyak mo po siya, merong fossil na laman. Pwedeng merong isda, pwedeng merong shell sa loob. Pwedeng dinosaur ang laman niya. Gusto niyong malaman kung ano ang laman niyan? Babasagin po natin siya using this hammer or bibiyakin po natin siya using this cutter. Papayag kaya si Edwin na hatiin ang kanyang bato? Hindi ko pabibiyak dahil masasayang naman. Maganda ko ang dekorasyon eh. Bagamat hindi nahati ang bato na hawak ni Edwin, sigurado ang mga tiga MGB na hindi ito itlog ng dinosaur o mapa. Bagamat milyon-milyong taon daw bago ito nabuo. Ang batong ito ay septarian concretion. Iwang ginagamit sa alahas at mga display at meron itong halaga mula 1,200 hanggang 5,500 pesos depende sa laki. Nabubui po ito dahil nagkaroon ng dehydration of the silt and mud. So magkakaroon siya ng cracks. Para bang mud cracks? From the circulating solution, pwede siyang magkaroon ng simento in between. Para bang kung sa tiles mayroon siyang grout. So ito ang nagpatibay dito sa concretion mo. Mas maganda kung halimbawa mayroon siyang hollow part na eventually mapupuno siya ng crystals. Sa Amerika, ganun yung kanilang mga na-discover na bato na nung kinat nila, doon nagkaroon ng value yung kanilang samples. Paglilinaw pa ni Dr. Yolanda Aguilar. Dinosaurs are usually found in the continents. And the Philippines is not a continent. But we're expecting to find marine dinosaurs in the Philippines. Kasi nung time po na Mesozoic time, the whole Philippines was still under the sea. Pwede ang gagawin ko lang ito. Diuwi ko na lang. May gano'n naman pang design. Kung malam ba mag-design. Hindi man ito ang inakala ni Edwin, masaya na rin siya dahil may halaga ang kanyang napulot na bato at meron din siyang natuklasang bagong kaalaman. Thank you for watching, mga kapuso! And if you like this video, subscribe now to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates. Kapag 8:40 PM na, hashtag KMJS na. Kapuso mo, Jessica Soho, 8:40 PM, Linggo ng gabi.